So with all the wind, with all the waves, daming wind, daming waves sa buhay natin that threaten to distract us in this life, how do we keep our focus on Jesus? So number one, tatlo lang to eh. Number one, develop a habit that puts your focus on God. Ang problema sa atin, wala tayong kahabit-habit. Kanina pinag-usapan ng habit eh. Ang laki oh. Develop a habit. Ang liit pa rin. Yan. Develop a habit oh, that puts your focus on God. Sabi ni John Maxwell, ulitin mo nang ulitin hanggang 21 times ang isang bagay, magiging habit mo na. 21 times lang. Sabi ni John Maxwell, tingnan ninyo, baka sakaling totoo. No? 21 times, ulit-ulitin mo, magiging habit mo isang bagay. Kanina, napakagandang discussion kanina sa Sunday School. Kasi he talks about the habit. At ang habit, mga kapatid, develops in time. Hindi po yan overnight. Nagkataon naman, nag-coincide ang aming lesson. No? Set aside regular time for Bible study. Dapat, ang Bible study, dapat ay ano yan eh, kasama yan sa habit nating mga Kristiyano. Dapat meron yan. Kapag wala yan, ay imposible talaga yung Colossians 3 kanina. Imposible yung, ano, yung focusing on Jesus, focusing on kublihan. Wala talaga yan kapag wala tayong Bible study. So, pero tinutulungan namin kayo kahit wala. Kita mo, meron tayong daily podcast from Monday to Thursday. So, paano yung Friday? Paano yung Saturday? So may Sunday. Buti lang may Sunday. So, dapat meron kang personal na pagba-Bible study kahit ng isa o dalawang verse lang per day para laging nakatatak at laging nasa memory mo ang ating Panginoon. Make studying and meditating God's Word each day is a top priority dapat sa ating mga Kristiyano. Yan, ngayong nadagdagan na talaga yung load ko kasi araw-araw ako nag-preach na ngayon eh at nagtuturo. Talagang, dahil nga pastor ako, hindi ko sinasabing gayahin ninyo yan. Pero at least eh, merong maliit na bahagi nun ang nasa inyo. Araw-araw. Amen ba mga kapatid? Amen. Dapat meron. Personally, I found that morning prayer and Bible study time is essential. I've learned that. It helps me set my mind on heavenly things. Whether I'm able to spend only few minutes or a half hour, doesn't matter. Basta at least meron. I usually read a Bible passage and or some kind of devotional and then I spend at least a few minutes in prayer or more if I have time. Kahit ako eh, if I have time. Pastor na ako ha, pero ganun talaga yan. Pero at least meron dapat. No. I also set aside some time to do Bible journaling. Dapat iyan na natututunan ninyo, nagjo-journal dapat kayo. Yes. Sinusulat ninyo yung experience ninyo pagka kayo nagbabasa ng Bible. Amen. No. Di ba? Ang Google Docs ko ay punong-puno ng journaling. To the point na nag-subscribe na nga ako ng Google Docs kasi punong-puno na eh. Puno na. Kailangan ko talagang ang 16 gig ay hindi kayang i-contain. Dahil nga, maraming experiences eh. Number two, remove interruptions. Remove interruptions. Ang daming interruptions eh. Things, people, that take your focus away from Christ. Kuminsan, kahit kaibigan, interruption yan eh. Kuminsan lang, di ba? Ganun yan eh. Develop a habit that puts your focus on God, then remove interruptions. Mahalaga yan. There are certainly some interruptions that we cannot just remove. Like your siblings who is far from God. Interruption yan.
Pero hindi mo pwedeng tanggalin yan kasi kapatid mo eh. Oh. Di ba? Yan ang mga exemption to the rule, di ba? Yes. Oh. Or your boss at work, oh, who causes up a storm. Oh, hindi mo pwedeng ano, hindi mo pwedeng sisantihin yan. Boss mo yan eh. Oh, di ba? Or trials in your life that make you question God's goodness. Oh, hindi mo pwedeng iwasan yan. There are still a lot of negative influences that we can and should get rid of. Dami. Oh, it's worth asking, what or who is my life? Oh, who in my life is taking my focus away from Jesus? Tanungin mo, magtanong ka sa sarili mo, sino yung mga nagtatanggal ng focus ko sa Panginoon? Oh. Para matukoy mo,